Hi everyone, thank you for watching Drew's Corner and welcome again to another episode of Video Reaction. And our episode for today is, again, Maris Rakal. Akala ko nga sa sarili ko, hindi na ako mag-video reaction, gagawa ng video reaction about kay Maris Rakal. Kaya lang, this is going to be part 3 of my video reaction for her. Let's see the progress, kung ano na bang nangyari, kung nag-gumawa na ba siya ng apology or public apology, sinabi na ba talaga niya na nasa kanya yon, kasi di ba may mga usap-usapan na hindi talaga sa kanya or nagsabi talaga siya na hindi sa kanya yung account. So, let's see one of the videos that I've checked through YouTube, and that's Viral Pinas. Yeah, Viral Pinas or Viral PH. Yata, panoorin natin kung anong nangyari sa kanya. So this was posted last April 20th. So let's see. Viral Pinas niya. Na sa problema ang pamilya Rakal dahil tuloy-tuloy pa din ang kampanya na tanggalan na ng shows at endorsement ang young actress na si Maris Rakal. Kinumpirma ng mga pahayagang The Philippine Star at The Asian Policy ang pagsisipull out ng mga brands ni Maris. Ito, okay, let's stop there. So sabi ko before, sa part 1 and 2 na videos ko about Maris Rakal is magpo-pull out na at natanggalan na siya ng mga endorsement. Natanggalan na siya ng mga brand na i-endorse. Maski ako naman, Diyos ko, sa ginawa mong to, tatanggalan ka talaga ng mga endorsement. Tapos ang sabi dito, Maris binweltahan ng mga ka-Duterte. Ginalit ni Maris Rakal ang supporters ni President Rodrigo Duterte dahil sa kanyang sunod-sunod na tweets na positive na sukang-suka. Iyan din yung nasa part 2 ko ng aking video reaction sa kanya. Okay? So let's continue. Nang dahil sa reklamo ng mga netizens. Ito ay matapos sabihin ni Maris sa kanyang Twitter account na siya ay positive na sukang-suka na sa gobyerno na pinamumunuan ni Presidente Rodrigo Duterte. Kinumpirma ng dating veteranong newscaster na si Jay Sonda na talagang kawawa ang pamilya Rakal dahil labis ang natakot. Okay, let's stop there. Kawawa talaga kasi hindi inisip ng anak nila kung ano yung next, kung ano yung dapat gawin. Diba, like I said from my first and second part of my video, hindi inisip ni Maris bago muna niya ginawa. So sana kasi, you know, hindi dahil artista ka, hindi dahil meron kang boses, hindi dahil meron kang voice to, or you have the platform to use that, like you are an artist, you already have the platform and how to voice out your disappointments at ating government. Again, you are one of the citizens of this country. So whatever that you say, especially you're an actress, it will be taken against you dahil ikaw yung role model ng mga kabataan at ikaw yung role model at tinitingala talaga ng mga tao na sumusuporta sa'yo. So whatever you say, talagang bibwertahan ka nila, especially if it's negative and especially if it's anti the government. Or anti-government. So sabi ni Jay Sonza, I pity the family of this young lady. Tagum City is closely knitted. Almost everybody know each other because of her misplaced rants against the old and sickened president. Every Tom, Dick, and Harry in Davao are fuming mad at her family and friends. She has forgotten that the entire Davao religion rallied behind her when she joined PBB. O diba, nagtulong-tulong pa yung Davao, nagtulong-tulong pa yung buong Bisaya, especially myself. Talagang binoto ko siya nung nasa PBB siya para lang, you know, isa siya sa mga manalo. And yet, ganito yung gagawin niya. So, let's continue. Tatanggap nilang galit sa taghong Davao nang dahil sa pabayang na bitawan na salita ni Maris. Ang sabi ng dating newscaster, naawa siya sa pamilya ng young actress dahil bawat ulo sa Tagum Davao ay galit na galit sa kanyang pamilya. Nalimutan niya daw na ang buong Davao region ay nangampa niya upang siya ay manalo sa PBB. Hindi inakala ng mga Davaoenyo na si
Maris pa ang magsasabi ng mga kasuklam-suklam sa salita laban sa bugyang ng at hindi lang, hindi lang, hindi lang Davao Venue ha, buong Bisaya. I mean, mga nag, yung mga Bisaya. Sa kanyang mga social media account, including myself. Sa mga bash na natatanggap mula sa mga bashers. Ngunit, hindi pa rin ibinibigay ni Maris ang hiling-hiling sa kanya na public apology. Duh, as if. Pinagtanggol ng kanyang ama na si Henry Racal, si Maris, at sinabing hindi masamang tao ang kanyang anak. Narito ang statement ng kanyang ama tungkol sa issue. Ayon sa kanya, sa lahat ng tao na nakabasa ng masasamang post laban sa ating Presidente Duterte na ginamit ang FB account ni Maris Racal, kami po ang mga parents ni Maris ang nagsasabi na hindi po yun totoo. Fake news. Let's start there. Always naman, kapag ganun, laging sinasabi na fake yung account. Ako, hindi ako naniniwala na fake yun kasi yung gamit niya na Twitter is verified account. Merong check mark. So that means sa kanya talaga yun. Verify siya ng Twitter na siya talaga yun. So paano masasabing fake yun? So that means hindi niya inaalagaan again and again and again. Sasabihin ko ulit, hindi niya inalagaan yung kanyang account kung fake yun. Diba? Hahayaan na lang niyang ganun. Hahayaan na lang niya na mawala yung verified account para lang doon sa post niyang yun. Siya yun. Siyempre, sino ba na mga amin na magnanakaw ka? Wala naman. Po yun. Lumaki si Maris na may takot sa Diyos. Nag-aaral sa St. Mary's College, Davao at nakatapos ng high school. Naging miyembro ng church choir sa PCEK at hanggang nakatrabaho siya sa ABS-CBN. Alam namin at kampante kami na hindi niya magagawa yun. Bilang isang Kristiyano, aming napag-usapan na aming papatawarin kung sino man ang gumawa ng masasamang post laban sa ating presidente. God bless us all, Henry Racal and family. Ngunit hindi pa rin kumbinsido dito ang mga netizen. Okay, ako din, hindi ako kumbinsido. Well, I think that's a natural reaction of parents, of a parent, no? Or parents. Kasi syempre, sino ba namang magulang ang mapahamak yung anak niya? Kaya lang, sa nangyaring ito, for me kasi, ang pagkakaalam ko, kung alam mo na mali na yung anak mo or may pagkakamali yung anak mo, para malaman nila kung ano yung pagkakamali nila, dapat sabihin mo sa kanila na mali yung ginawa. So, ngayon, sa pagkakataong ito, alam naman natin na siya naman talaga yung gumawa nung tweet na yon doon sa account niya. Public apology lang yung kailangan natin. And then, tapos na, ba? Diba? Aminin lang niya. Or kung ayaw niyang aminin, di maggawa siya ng public apology na itong nangyari, blah, 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 and whatnot. Kasi, nagawa mo na eh. I mean, even ABS-CBN siguro can't do anything about it because nagawa mo na. Sige, let's continue. Dahil alam nila na official Twitter account ni Maris ang kanyang ginamit sa mga tweets laban sa official yun, may verified eh. Maging ang ABS-CBN at Star Magic ay tahimik at hindi madepensahan si Maris Racal laban sa mga batikos sa kanya ng mga netizens. Paano nga madepensahan? Ito to. Ano sa tingin ninyo? Labis nga ba ang pinagdadaan ng parusa ng pamilya Racal o ito ay nararapat lamang dahil sa paglaban sa Pangulo? Huwag kalimutan Okay, thank you so much, Barrel, you, Barrel Pinoy, ay Barrel Pinas. Okay, so ang sa akin doon, hindi ko naman hinahangad na makarma or malugmok or whatsoever. But this should be a lesson learned to everyone, even if you are not an artist, even if you are not a celebrity. Each and every one of us has the right to speak whatever is in our mind. But always take note, be professional, and always think first before you speak. Because as you keep on speaking, you keep on
on fighting on it, na wala, hindi mo naman alam kung pinaglalaban mo, and if you're ready at the right time na dapat mo nang ipaglaban yung pinaglalaban mo, wala ka ng bala. So, diba, sabi nga, choose your battle. Kasi if you keep on throwing spears to people or to a battle that is not worth it, and once the right battle is there, you are already, defeated. Because wala ka ng pana, wala ka ng bala, wala ka ng armor, wala ka ng everything. Kasi talak ka ng talak. Diba? Lahat na ng pinaglalaban. Yes, this is a democratic country. It is. But you still have, you need, wala tuloy ako sa English ko. Pero, may Tagalog na nga lang. Pero, kailangan mo pa rin pangalagaan yung pangalan mo, yung pananalita mo, yung image mo. Kasi, look at that, di ba? Pinalaki ka ng mga magulang mo. Pinalaki tayo ng mga magulang natin to be professional, to be kind-hearted, to be mabait, to be a mabuting tao. Pero syempre, hindi na control ng mga magulang kung ano yung nasa utak ng mga anak nila. So right there and then, yung mga magulang nila, yung mga magulang niya ngayon ang nagdepensa para sa kanya, which is, you know, a natural thing. And tama lang naman yun na idepensa nila yung anak nila. Pero sana, I'm sure nakausap nila yung anak nila heart to heart kung anong nangyari talaga. And siguro naman, hindi naman magsisinungaling si Maris Racal doon sa parents niya. And also, I understand na pinapangalagaan lang din na Maris yung pangalan niya and whatsoever. But it is what it is. It has already happened. So what we can do now is just move forward, and hopefully this will be a lesson to Maris Racal, and not only to Maris Racal but to everyone who are watching right now. It will be a lesson learned for everyone. Okay? So that's it. I'm not closing my doors on checking the updates of Maris Racal, but I'll be checking on more updates on it, on what's the progress. So thank you so much for watching Drew's Corner, and if you want to see more of my videos, please don't forget to like, share, and subscribe, as well as don't forget to hit the notification bell for you to be updated anytime. Bye-bye! See you on the road! Hi there! If you want to see more of my videos and other featured videos, just check these videos, including this episode. See ya! Bye!